Good day everyone. For this video, ipapaliwanag ko sa inyo yung top 10 na common or yung usually ginagamit ng mga trends dito sa Chrome Pro. So by the way, my name is Jad. Isa po ako sa mga members club ng campaign natin. So start na tayo. Kasi usually, di ba, pag member ka, maraming mga terms na bagong mo lang nakasalubong sa front row, ngayon mo lang narinig sa front row na hindi naman ginagamit sa labas. So number one, for our first, in our top one, we have the apps, UPS, or it means upline. Meaning, usually kapag nag-join ka sa front row, ito yung app, ito you have your account, yung mga nag-invite sa'yo, that's your upline. And usually lahat ng upline mo, lahat ng yung mga upline na nag-invite sa'yo, upline mo din yan sila lahat. So common na ginagamit namin na terms sa front row is apps instead of the upline, para mas mabilis na lang yung apps. Tapos ang maganda kasi noon was instead of you were using mom, sir, madam or ganyan, mas maganda apps na lang yung tawag natin, kasi we're an entrepreneur here, we're a businessman, hindi naman tayo na sa employee world, para matakasan natin yung so-called na employee world na doon tayo nasanay sa mom, ganyan. So ang nakakatuwa nun, even if usually pag di natin kakilala yung member, pwede mo sa uy apps ganyan agad. So pero syempre mas maganda kapag kilala mo na siya, pero kung hindi mo pa kakilala, kaklose ay apps ganito po. So mabilis ka makapag-start ng conversation kapag humingi ka ng mga tips and advice sa mga uplines mo. Minsan, kahit mga cross things, basta alam namin front row member, ang tawag natin agad dun is apps agad. Okay. Number two, on our list, this is the downline. So, kung may upline, meron din naman downline. Kung siya, upline mo yan, ikaw sa baba ka, downline ka niya. Meaning, for our binary system, lahat ng member mo sa baba, ang tawag mo sa kanila, lahat sila downline mo. Pero, you usually don't use the term na downs kasi masyari na nakaka-downs, ang negative na. So, usually, pag mga uplines din sila, yung mga, may mga member yung mga sa baba, ang tawag din namin agad sa kanila, apps, ina-apps din na, kung pwede mong i-apps din, agad. O pangalan, kung ano mo. Basta, yung sa baba, sila yung mga downlines natin. Okay? Number three, or our top three, we have the cross line. Ibig sabihin naman cross line, anything na hindi mo kalinya, pero front remember, cross line mo sila lahat. Pero syempre, wala tayong term na cross. Apps pa din. Usually, we call them apps. Kumbaga, it's a sign of respect for everyone. Pero, for the benefit of everyone, ay upline mo ba sa ganito? Actually, cross-line ko siya. That's how we use the word cross-line. The term cross-line. Okay? Number four on our list, this is BOM or Business Opportunity Meeting. Yan yung official name ng ano natin, ng lahat ng seminary natin na ini-explain yung business natin. It comes in two way. Yung BOM natin, we have seminar, which is ginagawa sa seminar or in a function hall. Or number two, we have table talk. So, from the word itself, sa table lang din natin siya ginagawa. Kumbaga, parang one-on-one. So, ano ba dyan? Yung sa BOM, ini-explain doon ano yung front row, images ni front row, ano yung products natin, ano yung marketing natin. Usually, nag-share din doon yung mga kumikita din sa front row. So, lahat ng offices natin, we have schedule daily ng mga ano, ng mga seminar. So, pag hindi umaabot sa seminar mo yung invites mo or the guest mo, ano naman, ang ginagawa natin sila, pwede natin sila i-table talk. So, syempre, kausapin mo din upline mo regarding dyan. So, kung saan bansa ka man, in main office, we have alauna everyday. Other branches, hapon. Kung saan bansa ka man, you can ask your upline for the schedule ng BOM ng mga offices natin. Okay, so, on our number five, this one is one of my favorite. This is MAM. M-A-M. Which means, meeting after meeting. Ano ibig sabihin nun? Right after BOM o yung BOM natin, yung seminar natin, di ba, usually, yung mga invites, pinapabalik sa kung sino yung mga nag-invite sa kanila. So, pagkabalik sa atin, so, dyan natin ginagawa yung MAM. Ano yung MAM? That's meeting after meeting. Ibig sabihin nun, kumbaga question and answer, inaalam natin kung naiintindihan ba nila yung business, nagustuhan ba nila, ano yung plano nila, and then you can give them tips and advices. Para lahat ng ano, lahat ng mga kung naguguluhan man sila sa inexita nila sa loob, papaliwanag natin sa kanila ng mas maayos. So, nung nag-join ako sa front row, ito yung unang-unang nagawa ko kaysa sa BOM. Kasi dito ako nag-enjoy, kasi usually it started with pag-upo natin sa table, kinikilala natin sila. So, we're using form, anong name niya, anong background niya, tapos ano yung nagustuhan niya sa front row. Then later on, ano bang plano niya. So, pagbigyan niya ng plano, usually pinapakita ko yung ROI. Paano yung ROI? Yun yung paano maibabalik agad yung pinansalin niya. So, best thing to do this is bigyan mo sila ng tips and advice, tapos yung ROI. And then, usually, pag nagtatanong sila ko anong income ko, pinapakita ko yung starter na income ko din sa front row. So, on our number 6,
Ito, isa sa pinaka-importanting bagay, wag na wag niyong kakalimutan, we have the NDO, New Distributors Orientation. That's the official name ng ano natin, lang lahat ng trainings natin. Sa lahat ng branches natin, you usually have one NDO per week, depende yan. In main office, yung grand NDO natin is in 8 p.m. every Thursday. Other offices, they have like Saturday, Sunday. So, you can ask your uplines about it. That's around 2 to 3 hours lang na kumbaga orientation, it's a training, pero you have to attend it. If nasa ibang bansa ka, pag uwi ng Pilipinas, yan ang unang-unang mong gagawin, umattend ka ng NDO kasi unique yung way ng training ni Frontro. Grabe, grabe, grabe. Basta yun lang ang sabi ko. So, abangan mo yun. And then next, we have number 7. Oh, 7. Ito. 7. So, we have GA or General Assembly. So, usually yung mga grupo-grupo kasi in Frontro, we have per groups para mas mabilis yung pag-announce, pag-explain sa kanila. So, may mga other groups na every week sila nag-JA, some is every month. In my group, we're doing it every month. So, dyan mo makakita yung grupo, yung paano na lumaki yung grupo niyo, ano na nangyari sa grupo ninyo. Usually, we give awards to those who excel sa bestest na mga nagagawa nila. Yung mga nakakapasok sa top earner, nire-recognize din natin sila. And of course, we have, on our number 8, we have this guest. Kanina ko pa ito inuulit-ulit na sinasabi, pero di ko na-explain. Usually, pag nag-i-inviting tayo, we, ano, people, 10 people, na makita nila yung business natin, or pag may products na presentation tayo, ang tawag sa mga kinakausap natin is invite. Pero actually, ang tawag natin talaga dun is guest, your guest. Kasi kunwari, pag nila mo sa front row, tapos ito yung invite ko, so parang party na invite, ganyan. So, mas masaya yung guest kasi we're a businessman naman, so we're an entrepreneur. So, in my team, we're using guest. So, in number 9, ito medyo, ano siya, medyo negative siya. So, in our number 9, this is AKNY or acne. Ibig sabihin nun, alam ko na yan. That's one of the common thing na malalaman mo sa upline mo. Paano pa sa front row pag nag-join ka? Paano ba namin ginagamit? Upline, yung invite ko kasi medyo acne. Ibig sabihin nun, nag-aalam-alaman. Di ba maraming tao sa labas na kahit hindi nila alam yung front row, feeling na alam nila lahat. May mga member din minsan na pagka-member pa lang, wala pang training, feeling niya, alam din niya lahat. So, ang term namin dun is AKNY or acne. Ops, yung ano ko, yung bago nating ano, medyo acne-acne siya. So, for the record, dito ko na pumuputulin, if ever na meron ka pong background sa labas or kung ano man yan, right after you join sa front row, hindi mo na kailangan maging acne kasi super magkaiba po kung ano ginagawa natin sa labas kasi front row. Even kahit anong profession ka, hindi mo ma-apply kay front row. So, ang ano lang, ang gamot lang dito is makinig ka lagi sa upline mo kasi siya may alam, siya mas nauna dito. Siya yung may experience and siya yung may resulta. So, bawal po maging acne. Yan po yung unang-unang sakit ng lahat ng mga nagjo-join sa front row na hindi naging successful kasi feeling nila, alam na nila. Which is hindi naman. Ganun din naman ako yun at start. Akala ko, ano na, ganun lang. Pero hindi pala. You have to, kailangan mong matutunan sa upline mo. And our number 10, last number natin, this is the T-up. So, ito, personally, sa front row ko lang ito nalaman itong T-up. T-up, usually, sa negosyo natin, dyan umiikot yung business natin on how you present it. Depende sa kung paano mo siya i-T-up. On our next video, magkakaroon ito na isang video regarding sa T-up. Pero for the record, ang T-up is, it's how you acknowledge kung sino yung next speaker. Parang gano'n lang. Kunwari, meron kang guest or meron kang invite. Pag dinala mo sa upline mo, sa kakausap sa kanya, sa speaker, ang sasabihin niya, ang tawag doon, di ba ipapakilala mo yung speaker? Sasabihin mo, ito pa kakausap sa'yo, one of my mentor, tapos tumutulong sa akin, isa sa mga best speaker ng company. That way itself, that's his T-up. Paano mo ipapa-acknowledge yung mag-speaker doon sa invite mo? Kasi kapag hindi mo siya pini-up, hindi mo siya na-acknowledge, yung invite mo hindi makikinig. Ang gagawin niya, titingin siya head to toe, kasayang yung opportunity na ipapakita mo sa kanya. So, mas maganda, mati-up mo. Bakit? Para makinig siya. Kunwari, kasi usually marami tayong members sa front ng mga estudyante, mga ganyan. So, kapag may invite siyang professional, oh, ito po yun. Ay, ito yung kakausap sa'yo, estudyante yan. Ayan, kayo na po mag-usap. So, in that way, medyo mahihirapan itong ipasok yung business. Kasi siya, ang tingin niya, ba't naman ako kinakausap ng estudyante na to, ganyan, ganyan. So, mas maganda, mati-up natin agad. Okay? So, syempre, dun umiikot. Paano ba? Other way, sa LuxWide, sa mga products natin, titi-up din natin yun. Mga iba pa pa titi-up, yung company natin, yung may-ari, lahat. So, everything na nangyayari sa front row is T-up. Usually, before may pakilala sa uplines mo, that's T-up. After ng bomb, di ba, dadalhin sa ma'am, iti-T-up mo din siya agad.
So, that's it. That's our first top 10 na usual terms na kailangan mo malaman right after you join sa front row. Kasi pag hindi mo alam yung mga terms na to, medyo maguguluhan ka eh. Bakit? Kunwari, wala ka sa ano, wala, hindi ka namin kasama, nasa chatbox ka lang, tapos ito yung mga pinatay. Ano ba to? Ganyan, ganyan. So, dapat mas alam natin. Kumbaga, ito yung pinakaunang-unang-unang term na malalaman mo agad before ka din mag-invite or before mo din gawin business. On our next videos, I'll be having a videos paano yung packages natin, yung apat na packages, paano siya ini-explain, ano pa ba, paano mag-invite online, ituturo ko din yan sa inyo later, and then, paano yung property app, we have ABC thing kasi na sinusulot, and sana makagawa din tayo ng isang road to success sa front row. So, if happen na nagustuhan nyo yung videos na to, if happen na kailangan mo na mga front row training, you may subscribe to my channel. Marami tayong ipopost dito na mga front row trainings ng front row. Anyway guys, that's it for today. If you have questions, kung meron kayong gusto malaman, gusto nyong malaman, gusto nyong maturo sa inyo, just comment below. Baka magawa natin ng video sa mga other day. So, by the way guys, this is your M Club Jad. Isa po ako sa millers na mga